Magandang tanghali! Hapon na pala. Hindi siya maamoy pag pinirito na. So, kailangan walang dugo. Ganun talaga ang mga hapon, guys. Talaga, kailangan malinis na malinis. Kung nakita nyo ganyan. Kailangan, ouch! Yung dugo niya dito, wala yon. Dito sa gilid. Sa dito na. Dahan-dahan lang talaga. Kasi masugatan kayo pag hindi kayo nagdahan-dahan. Yung tinik niya, masakit. Talaga lang. Ang sakit. Kasi hindi ako... Usually kasi nagbinibili kong isda, guys, is yung isda na malinis na. So, itong this one na binili ko pala, hindi pa siya linis. So, para madali lang sa inyo, kasi nga natusok ako sa tinik, para madali lang talaga matanggal yung kanyang dugo dito sa loob, itong pinakadulo ng kutsilyo, yun ang iganon nyo, para hindi kayo masugatan, katulad ko, okay? Tapos, sugatan ng maayos. Mahirap talaga pag nag-live ka, pinakabahan ka, no? And, yan, linis na linis talaga siya sa loob. Para, mamaya, pag pinirito mo, hindi siya mabaho. Madugo-dugo pa. Ayan. Hugasan muna. Tapos, paulit-ulit lang. Alam mo, itong mga ganitong klase ng isda. Ito kasi hindi ito. Ayaw ng asawa ko nang kumain. Pati yung salmon, hindi siya kumakain. Ako lang ang kumakain ng salmon. Mag-isa lang. At saka, itong galunggong hindi siya kumakain. Pero in fairness, guys, pag inirita ko to, kumakain siya. Alam mo yung luto na paksiw? Gumawa na ako nung dati, hindi niya kinain, hindi siya kumain. Hindi niya gusto yung paksiw. Marami siyang mga ayaw at gusto. Yan, ganyan. Ganyan lang. Hihilain lang ng madali. Ako guys, nakita na yata ang tiyan ko. Pasensya ka na. Wait lang ha. Para madaling-madali lang. Ilang piraso lang naman ito. 5 pieces lang pala ang yung isang pack niya na nabili ko kasi dalawa lang naman kaming kaka at saka pag pinirito masarap pag bagong luto, diba? Nakakasawa na ang karne kaya alternation natin ang isda. At nung isang araw kasi bumili ako ng kangkong. Merong kangkong ngayon sa Pilisan, Japan, guys, kasi nga summer. So, tuwing summer lang siya may kangkong dito. Hindi katulad sa Pilipinas na all season yata meron ang kangkong, di ba? Tsaka alugbati, malunggay, yan. Kasi Bisaya kami, ako pala. Yung family ko Bisaya. So, favorite namin yung mga lauoy-lauoy na mga luto. Yung mother ko mahilig doon. Nami-miss ko na nga yung laway eh. Pero ako lang kasi ang kumakain pag nagluto ako noon, guys. So hindi ako gumagawa. Pero pag nandito yung friend ko na Haponesa, gumagawa ako ng pinakbit. Yan, gumagawa kami. Kasi gustong-gusto din niya ang pinakbit. Hindi nga niya magaya-gaya kung paano lutuin. Kaya sabi niya, Sabado bukas or Saturday, pupunta siya dito. Ipakagagawa kami, guys, ng pinakbit ulit. Hindi ko sure. Pag may time, magawa. Yan. Tinanggal na. Mahirap na gano'ng linis ang isda.
Nagigising ko lang kasi, eh, alas 4, pasado na ata, eh, tumawag kasi yung kapatid ko na nasa Hong Kong. Nagising ako, naidlip lang, hindi naman natutulog, ano. Ano lang siya, yung paano lang, naghihintay lang ako na wala pa bang 5, wala pa bang 5. Kasi ayaw ko magluto ng maaga-maaga. Dahil ayaw ko rin po magluto na kumain kami ng, anong tawag nito, maaga-maaga. Masarap ang pinirito. Kung mainit na mainit siya. Kaya yan. Prituhin natin para, ayan na guys, luto, malinis na siya, wala na siya. Hasam. And, eto. Yan. Ganyan na yung kinalabasan niya. Lagyan natin ng asin. Para masarap, di ba? Huwag kalimutan ng asin. Asin is life. Asin, asin. Pero ang ginagawa ko guys, para hindi ako matalsika ng mantika mamaya. Pagkatapos kong hugasan, pinupunasan ko siya nito. Para mamaya hindi tumalsik sa mantika. Pwede rin kayo maglagay ng cornstarch if you have a cornstarch. Pero ako wala akong cornstarch ngayon. So, pupunasan lang natin siya ng bongga-bongga. Ayan. Tapos, pipirituhin ka namin. Lalapang tayo nito mamaya. Ako pa naman kasi pag kumakain, nakakamay. Hindi ako nakakubiertos. At saka ayaw ko yung nakakubyerto. Kasi pag nasa labas lang ng mga kasama yung mga kaibigan, yun, nagpo-kutsara tinidor. Pero usually, chopstick ang ginagamit dito sa Japan. Yan, ganyan. Kailangan maraming, hindi naman maraming. Kung ano lang, sakto kasi lang. Okay. Tapos, let's start. Prito na. Sana ba yun? Wala ba itong camera na ano? Ito na guys, ito na natin na ito. Ito na natin na ito. Dalawa lang dapat nila ang kasha. Para hindi siya tumalsik guys. Wala pa lang itong camera na ano. Pagka naka-video pala ito. Ay, ito. At pag nagawa na yan guys, babalikan ko kayo ulit. And this one is yung cabinet na to. And, carrot. This one is boiled before mixture ko sa asawa ko. Kasi, ang limit is, tayo magbuto, kailangan boil lahat na ilay sa kakainin niya. Pero ito, yan ang pinag-up na sa tapos meron tayong pipino na malalaki. Of course, ngayon.
kasi man morning and evening, dalawang beses sa isang araw. And yun ang iniingatan namin kasi so, hindi pa nakakaalam, last January to April nasa ospital siya, 3 months siya nasa ospital. Naputulan siya ng paa because nasugatan yung kanyang daliri, tapos umitim siya hanggang napinutol siya ng doktor dahil yung sugat niya ay hindi na naghilom. Isishare ko yan doon sa ano natin, sa another video natin next time. Kasi ngayon, nasa cooking tayo para hindi mahalo-halo yung... Kasi doon talagang, ano yun, kailangan mo talaga ng ano, tibay loob. Pag nakita nyo ang video na yun, kung paano pinaprocess ng ano, lahat-lahat ng mga doctors and nurses, I'll show you up on my channel next time. Kasi para meron naman tayong team. Si Miss Popcorn kasi nagsabi sa akin, why don't you share all your daily routines, kung anong nangyayari, ganun. Pero para meron kang magiging pag-uusapan sa everyday sa mga vlogs mo. Kasi ang hirap talaga guys, kasi kaumpisa ko lang mag-vlog. Meron akong account 8 years ago, pero itong ngayon, nagbablog ako sometimes pag meron akong oras at wala akong trabaho. Mahirap din kasing humanap at kung anong gagawin mo na vlogs everyday. So, yun. In-advise niya ako kagabi na why don't you try na yun na lang ang tema sa iyong vlogs para marami akong magagawa na ano na video. So, yun. Yung sa food processing at saka kung paano siya naputulan ng paa. Yan. I-share ko sa inyo yan next time para maiwasan natin yung sakit na diabetes at saka kung sino man yung mga diabetic patients dyan para maiwasan din naman nila kung ano ang mga bawal. Buti na lang sa Japan, magaling talaga ang doktor nila dito. Saludong saludo talaga ako. Yung pinirito natin, ay, tumatalsik siya. Wow. Hindi ko type ang mantika, pero alam mo na, pag luluto, hindi nawawala yun eh. At doon sa, nung nasa ospital yung aking asawa, talagang super struggled. Kasi sobrang, ang tagal-tagal namin nasa ospital. 3 months, ikaw ka, 3 months, nasa ospital ka. Dadalawin mo siya everyday, halos everyday. Tapos nung magka-COVID na, bawal na. Bawal na ang pumasok sa ospital. So, i-share ko sa inyo next time kung anong naging istorya ng 3 months na yon sa ospital, guys. So, ngayon kasi habang naghihintay ako dito sa niluluto kong isda, chinichika ko muna kayo para makilala ninyo ako. Sa mga nakakakilala sa akin, hindi naman lahat ng mga subscribers natin nakakakilala sa akin. So, para makilala naman ninyo ako. May mga viewers din na mga kakilala natin, pero yung iba hindi rin na nakakilala sa akin. Kaya abang-abangan nyo na lang yung mga next time videos ko. Tapos mamaya gagawa ako ng kung paano na yung ano, luto nitong isda. Okay guys, mamaya I'll be back. Luto na yung pinirito natin guys. Looks yummy.